Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Rodante Marcoleta may matinding pagpapaliwanag sa isyung kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasong naisasampa sa piskalya, tila hindi tatanggapin dahil matagal na raw natapos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos bigong mapaaresto ang religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta may malaking isiniwala sa publiko na isang pahayag. Tila sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na kahit saan raw tignang anggulo, mali na ipapaaresto ang isang tao na hindi lang umaten sa nasabing Senate hearing dahil may karapatan daw itong manahimik at hindi magsalita, lalo't hindi naman raw korte ang kanyang pupuntahan. At tila hinimok pa ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga testigo na iniharap ni Senador r0s na kung totoo raw talaga na may laban at naabuso ang mga testigo para matapos ang usap-usapan, pare-pareha silang magharap sa korte at nang malaman kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Muli ding pinaalala ni Congressman Rodante Marcoleta na mananatiling mahina ang kaso laban sa religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, lalo't patuloy raw na hindi nagpapakita ang mga naunang testigo na inipresenta ni Senator r0s sa nangyaring pagdinig sa Senado na siyang nagsimula na isiwala ang di umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga miyembro nito sa Kingdom of Jesus Christ. At pagbibigay linaw pa nito, wala raw kasing nagsampa ng kaso sa piskalya na tila nakamaskara na hindi pinapaalam ang kanyang totoong pagkatao. Kaya dito na siguro nagmula ang mga usap-usapan na hindi totoo ang mga ligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kung matapang daw ang mga ito, patutunayang nagkaroon ng paglabag sa karapatang pangtao. Si Pastor Apollo Kibuloy ay dapat sa piskal ito magsampa ng patong-patong na reklamo at kaso. Yun pa kay Congressman Rodante Marcoleta. He quoted, "Hindi ka tatanggapin ng piskal na mag-file ka ng asunto nang nakamaskara ka. Unang-una, gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay ipakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga iyon sapagkat kung hindi mo pinirmahan iyon, baliwala iyon. Ganun ba yung pamamaraan sa Senado? Kung halimbawa ay may uusigin ka, kailangang nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo. Papaano mo masasabi ngayon na yung mga taong iyon nagsasabi ng totoo sa'yo? Eh pangalan lang nga nila, mga identity nila, ayaw nilang sabihin." End quote. Kaya tanong ng taong bayan, bakit sa Senado nagtungo ang mga testigo na tila isa ring malaking tanong para kay Congressman Rodante Marcoleta? At ayon pa sa taga-suporta ng nasabing pastor, ito na di umano ang sumampal ng katotohanan kay Senator r0s. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, daldalan lang ang gawin ni Risa dyan. Sayang lang ginagastos ng gobyerno. Tuwing hearing, walang basihan. Kung matibay ang hawak niyang ebidensya, isampa na agad sa korte. Marami pang dapat pagtuunan. Pagkagawa ng batas, si Senator r0s ba ay isang lawyer o nakakaintindi na batas? Ang Senate po ba ay hukuman? Kailangang isang guni sa Supreme Court ang ibig sabihin ng separation of church and state. Ang Philippine 1987 Constitution Article 11 Section 6, the separation of church and state shall be inviolable, meaning never to be broken, infringed, or dishonored. Article 11 Section 5, no law shall be made respecting the establishment of religion or prohibiting its free exercise. Binibigyang diin ng ating konstitusyon ang kahalagahan ng pagpapanatili
pananatili ng malinaw na hiwalay sa pagitan ng relihiyosong institusyon at mga gawain ng pamahalaan. Kinopya ang batas na iyan sa First Amendment ng US, kaya ang US Congress ay hindi kailanman nakikialam sa mga pamamalakad ng simbahan. Pinauubayan nila sa korte, umawak ng mga kaso sa church leaders na mas masahol pa kay Kibuloy, katulad ng marami pang kababalaghan sa simbahan sa Amerika, pero hindi kailanman gumawa ng batas ang US Congress para sa kanilang kaguluhan. Ang korte ang nagbibigay hustisya sa kanila. Anong batas ang magagawa ni Senator Risa na hindi lalabag sa konstitusyon, sa separation church and state and the right of religious freedom? Ang mga simbahan ay nabubuhay sa abulot, pinakamalaking source at pagmamalasakit ng kanilang mga miyembro based sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Walang financial support ang Congress sa kanila. Kung may krimen sa simbahan, diretso dapat sa korte, hindi sa Senado. End quote. Hay nako, Risa. Hindi ka pa talaga natuto. Ayon mismo kay VP Duterte, noong hearing, ang target ng surveillance operations ay learners and our teaching and non-teaching deaf ed personnel. This raises a lot of alarming questions. Sino ang mismo mangongolekta at nagkoconduct ng surveillance sa mga paaralan? May mga guro ba o principal na isasali sa surveillance activities? Children are never legitimate targets for spying. I support the deaf ed school of making our places of learning safe. However, government efforts should not trample on the rights of our innocent and vulnerable students, teachers, parents, and school personnel. Hindi dapat madamay ang mga estudyante sa surveillance laban sa mga abusado at kriminal. I wish to remind the DepEd that the government has the primordial duty of fostering an environment of freedom and dignity for our young students based on both local and international laws. Keeping our children safe includes keeping them away from the potential abuse associated with state surveillance. Hayaan nating matuto ang kabataan. Kuya Risa, sino pa nagsabi sa iyo na gagawing pain ni VP Inday Sara ang mga estudyante? Sino ba nagsabi sa iyo na kumbaga gagawa ng aktibidades si VP Inday Sara para ma-distract ang mga estudyante? Ang tanga lang, napaka-literal mo naman, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga nakasaad sa mga sinasabi niya na sino ba daw ang gagamitin sa surveillance? Teacher ba daw? Estudyante ba daw? Ha? Anong pinagsasabi mo? At bakit gusto mong malaman? Bakit gusto mong malaman at gusto mong isiwalat, di ba, sa buong Pilipinas ang step-by-step na plano ni VP Inday Sara? Ba't di mo nalang pagkatiwalaan, di ba? Ba't di mo nalang ibigay no, yung full support kay VP Inday Sara? Tutal, hindi naman niya yan gagamitin sa pansarili niyang kapakanan. Tutal, hindi naman niya yan bubulsahin. Alam niyo, mga Lods, yan yung problema bakit nagiging, di ba, nagkakaroon ng confidence ang mga makakaliwang grupo eh. Yan yung problema bakit tumataas yung aggressiveness ng makakaliwang grupo, 'di ba? Na 'di ba mas magasik ng lagim, it's because dahil 'di ba dahil sa mga ganyan, dahil kila Senator Risa Ontiveros na pumapalag, no, every time merong plano, no, ang gobyerno pagdating sa makakaliwang grupo, 'di ba? Pagdating sa pagsa-stop ng recruitment ng mga NPA, no, sa mga estudyante. Ayan sila papalag. Ayan sila, 'di ba? Kumbaga feeling, 'di ba? Feeling natin parang sinasabotahin nila ang gustong mangyari ni VP Inday Sara, 'di ba? Para magkaroon ng peaceful environment sa eskwelahan. And for your information, Risa Ontiveros, 'di ba? Senator Risa Ontiveros. Ang gobyerno na sinasabi mo, no, ay part din doon ang Department of Education. And part, no, part sa tungkulin ni VP Inday Sara na protektahan ang seguridad, no, at kapakanan ng mga estudyante. At alam mo ba ang mga nangyayaring problema on the grounds? Bakit may mga nagda-drop out ng mga estudyante? Bakit may mga nagre-rebelde ng mga estudyante? Alam mo ba 'yon? Wala kang alam, no? Wala kang alam. Si VP Inday Sara lang naman itong pupunta-punta sa liblib na lugar, no, pumupunta-punta kung saan-saan dito sa Pilipinas. At si VP Inday Sara lang ang mas nakakaalam ano ang problema, ano ang punot dulo ng problema, lalo na dito sa Mindanao. Ano bang alam mo? Atrabida sa usawera ka lang naman. Wala kang alam. Kaya, I'd rather
Di ba, trust our VP Inday Sara, lalo na ako na taga Mindanao ako, alam namin at nakaka-relate si Inday Sara, si VP Inday Sara sa mga problema ngayon. Palibasa ikaw, hindi ka naman nakaka-relate eh. Kayo mga taga Luzon, ngaw-ngaw lang naman kayo ng ngaw-ngaw. Ano bang alam nyo? Di ba, hindi nga kita narinig. Every time may mga marinig tayong na-recruit ng NPA na mga estudyante, hindi nga kitang narinig na nangunang magsabi na against ka sa mga ganyan. Kasi bakit? Ang gusto nyo kasi, no? Kasi since hindi nyo kapartido ang gobyerno, since hindi nyo kakulay ang gobyerno, ang gusto nyo kasi maraming tao ang mag-a-against sa gobyerno, di ba? Di ba? Yan yung gusto nyo. Kaya kayo, ikaw, yung si Franz Castro at saka yung si Raulo at saka yung mga party list na wala namang pakinabang, join force kayo, di ba? Parang same kayo, no? Parang connect-connect kayo sa mga gusto nyong, di ba, sa goal nyo, sa gobyerno na to. Di ba? Anong pinagsasabi mo? Anong akala mo? Di ba? Madadamay ang mga estudyante? Madadamay ang mga teachers? Anong akala mo? Papabayaan lang yan ni VP Inday Sara? Anong akala mo kay VP Inday Sara? Pabaya? Walang puso? Baka kayo? Ngayon, ayan. Minsan, hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aaklain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Quibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya? Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Quibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Provincial's Office, Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal, po pwede mong i-apila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ang DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari. At ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Quibuloy. Eh alam nyo bang paborian kay Pastor Quibuloy? Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Eh ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayon binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sa pool sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwede mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiction niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiction para mag-desisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Quibuloy. Bebuti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. At syempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Quibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin ma sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag na ating anti-graft laws, eh wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction?
Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hindikatura, nagdedesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas. At ang Kongreso, gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya, para mag-imbisigan ng probable cause, wala na pong jurisdiction ang Kongreso. Finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante, o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiction na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin ito kay Pastor? Bakit? Maski pahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kibuloy, eh may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba papurdin yan kay Pastor Kibuloy? Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Ang tatanungin lang ng hukuman, dahil dadaling nga yan sa hukuman, no, matapos mag-request ang US State Department, magre-request yan sa Department of Foreign Affairs, ipo-forward ang Department of Foreign Affairs sa Department of Justice, sa Office of, Office of State Council, yung mga bagay-bagay na international law, dyan po pinapadala, tapos ipa-file sa hukuman. Pero ang tatanungin lang na hukuman, ito ba isang krimen na extraditable? Pero isa sa hadlang para ma-extradite ang isang tao, eh kung merong kasong nakabinbin dito sa Pilipinas. Bakit? Pag nakabinbin ang kaso sa Pilipinas, ibig sabihin, nasa jurisdiction siya na hukuman. At pag siya'y nasa jurisdiction na hukuman, hindi siya po pwede umalis ng Pilipinas. Nakita niyo yan? God really works in mysterious ways. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kaalyado ni FPIRD. Pero hindi nila alam. Nung pagsampa nila ng kaso, nawala ng jurisdiction si Hondi Virus, nawala ng jurisdiction ang Kamara de Representante, at ngayon, hindi na siya po pwedeng ma-extradite hanggang matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. De, buti nga kayong lahat. Diba? Sa inyong kasakiman, sa inyong pang-aape, binigyan nyo ngayon ng remedyo ang kakampi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Bagamat alam ko, hindi yan ang inyong intensyon. Kaya nga ako, ang advice ko sa inyo mga abogado ng gobyerno ni PBBM, mag-isip muna bago gumalaw. Kung gusto nyo talagang ipitin ang kaalyado ni FPRRD, isipin nyo muna ang ginagawa nyo. Dahil minsan, yung mahakbang nyo, pabor pa ngayon sa nais nyong gipitin. Agree ba kayo or disagree? Sige, tingnan natin ang mga sinasabi ng ating mga texters na buhay ng ating Spokes Hour. Si Darlene D. Nakosuki, welcome back, attorney. Para pumayat ka po, ano po masasabi nyo sa pag-oppose ni Senator Robin Hood sa contempt order ni Senator Riza? Ito po ba ay labag sa separation of church and state? Hindi po. Talaga namang pong, hindi lang po labag sa desisyon ng Bengson yung pagpapa-aresto kay Robin, kay Pastor Kibuloy. Labag din po yan. Dahil doon sa desisyon ng Ong versus Senate, sinabi nga ng Korte Suprema na ginamit din natin doon sa pagkakakulong kay Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy, no? Na kinakailangan bago ipakulong, dapat pinakinggan muna ang testigo na pinapakulong kung bakit dapat hindi sila makulong or dapat binigyan sila ng kanilang karapatan to due process, at karapatan na marinig. So dalawang counts ang dahilan kung bakit illegal yung order ni Risa Antivirus. Dahil nga walang due process at labagyan sa desisyon ng Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo, hindi requirement na mga mababatas maging abogado. Pero kung gusto nyo maging mababatas, alamin nyo kung anong batas at sumunod kayo. Di namin trabaho yun na hindi nyo pala alam ang batas tapos narariyan kayo, tatakbo kayo sa posisyon na hindi nyo naman pala alam kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Si Kia IG Yahoo from Norway with love. Dako, hello. Di pa ako nakakarating just in Norway. Pusang pasaway, attorney, nakita kita sa speech mo sa UCCP through live stream. Uy! Kukunin ko nga yung speech na yan at ipopost ko dahil wala akong staff kanina. Wala na akong staff na kasakasama pag ako yung nagsasalita. No? Maraming salamat po sa pasaway, ha. Thank you for reminding me. Ika-crap ko yung live stream na yan. Si aking kaibigan, si JA, pakitignan nga sa Cosmopolitan Church yung live stream at paki-crap yung aking speech para ma-post natin bukas.
Arcilia Zenia, grabe po ang binunyag ni Ma'am Sandra Cam sa rally. Sana po matauhan ang gobyerno ni Kuting at ikitigil na ang nakawan sa gobyerno. Anong sinabi? Nako, yan ba yung sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio? Nako, sabi mo naman sa akin, Arcilia, kung anong sinabi. Hindi na ako nakarating doon kasi medyo pagod pa ako doon sa aking ginawang trip. Alam nyo ba, yung unang araw ko sa Russia, 10 kilometers ang lakaran. Kasi ang laki-laki ng venue. Ito yung Olympic Winter Olympics venue na miski merong shuttle bus from hotel doon sa venue, lakad ka pa rin ang lakad sa venue. Ang unang araw, 10 kilometers according to my mahiwagang relo. Ang second day ko, 8 kilometers. Ang sakit-sakit ang balakang ko. So kahapon nagpamasahe ko, tulog talaga ako. Mahigit 15 oras ang aking tinulog dahil sa sakit ng katawan. So kanina, hindi na naman ako makapunta doon sa rally dahil na simbahan ang pinuntahan ko. Sabi ko, papahinga muna ako dahil nagsisimula na rin ako magkasipon. Sabi ko, baka kinakailangan magpahinga. Marina Nawe, mabuti nga sa kanila, attorney, kasi hindi natutulog ang Diyos. Tama po, oh. Ang galing ng Panginoon, di ba? Hindi natutulog ang Diyos. Okay. Ino Perholes, maayong gabi, Spokes, watching Gagayan de Oro City. Spokes, kasali ka ba sa meeting sa Davao City? Well, alam ko po, inimbita ako. Wala naman nagsabi sa akin kung kailan ako dapat pumunta ng Davao City. Pero tinawagan po ako nung pagdating ko na pinapupunta ako ng Davao, pero wala naman nagbigay sa akin ng detalye kung saan ako pupunta. So hindi ako nakarating po ng Davao. Romel Hernando, magaling din si Rimulya, hindi halata. Well, di po natin alam. Nick TV, so ibig sabihin na to, ni wrong move sila kasi kinasuhan nila si PACQ. Wrong move po talaga, on two counts. Hindi na po pwede magtuloy ang investigasyon ng Kongreso at ng Senado at hindi na siya po pwede ma-extradite. Okay, Aluka, I'm watching live from Kuwait. Hello po. Tapos Nora Hatab, watching from Riyadh. Nako, kamusta po kayo dyan sa Riyadh? Bonifacio Rico Baba, mahaba. Idol Harry Roque, lingid sa ating kaalaman pag sinasabing authority, may sapat na kaalaman pagdating sa constitutional law. But pagdating dyan sa three branches of the government, but hindi magkasundo-sundo, especially pagdating dyan sa legislative department, when in fact the Congress and the Senate chambers are both lawmakers. Bakit ang hirap nilang magkasundo-sundo? Eh kasi nga po, hindi alam po anong batas. Unfortunately, sa paghalal ng mga mambabatas, hindi naman requirement na dapat may alam sila sa batas. Kaya nga po, aramihan ng mga umupo ngayon dyan ay mga sikat. Okay? Dennis De Rosario, ang asim, no? Ang asim. Dennis De Rosario, pinagmumura ni Sandra Cam, sila Robles ng PCOO at si Tambaluslos. Dako, titignan ko nga yung video ng mga sinasabi ni Sandra Cam, no? Monching Galvez, naku po, attorney, yung lecture nyo, binigyan niya ng mga evil ideas yung mga kalaban. Well, wala na po silang magagawa. Ginawa na nila eh. So, makukuha na yung advantage ng mga supporters ni Pastor Kibuloy. Okay? Cyril Michael Paglinawan, paano yan, attorney? Di naging casualty si Sen JV niyan. Siyempre, yung mga member ng Kingdom, di naboboto kay JV. Siyempre po. Ano pa ba yan? Di ba? Samuel Trinidad, it's good na unseen na yung mga kaso ni Pastor. At least, makaalaman na kung guilty or not guilty siya. Dapat malaman na natin kung ano yung ebidensya. Di ba po? Dapat ma-discuss na natin kung ano yung mga ebidensya niyan. Dahil kung kapareho lang ebidensya na presenta sa Davao Fiscal's Office, na-dismiss po yun. Bagamat, binaliktad nga ng DOJ. Okay. Si Lait Construction Serve. Spokes, good evening. Nagsalita na po si Pastor na sa Martes, pupunta si Tatay Digo sa Prayer Lali. Ito ang hinihintay ng lahat bagong liderato ng bansa. Okay. Baka nandun din ako sa Martes. G. Makayan, watching live from Australia. We stand with Pastor ACQ, SMNI, sa lahat ng pagigipit nila at paninira kay FPRRD at kay PP Sara. Salamat po. Stephanie, may way po ba na mapahintuan yung Senate investigation ni Ontiveros kay Pastor since wala naman po siyang bagong isinulat na particular na batas o babaguhin batas? Ay, naku, yan po yung desisyon ng Senate. Nag-issue ng injunction ng Senate kasi hindi na nga po pwedeng magtuloy ang investigasyon kapag nakabinbin na po ang kaso sa ombudsman o di naman kaya sa piskalya o di naman kaya sa hukuman. Kaloyal Blenblong, anong comment mo sa expose ni Triling? Lalabas na daw next month, warat ni Digong. Eh, magkaantayan na lang tayo. Dahil handang-handa po kami dyan. Hindi po kami pa didehado dyan. Maria Humilat, attorney, mabuti nang nandyan kayo. Naintindihan ko po ang case ni Pastor. Oo nga po eh, di ba? God works in mysterious ways, really. No? Sharp Liliana, watching from England, attorney Roque, you're so posh, attorney ko. Very clever. Di po, medyo nag-aaral lang ako ng batas. Angelina Paharon Iduyan, Atty. Harry Roque, I'm your avid follower from Darwin, Australia, kasi very informative. Glad to see you looking slimmer. Talaga po nagpapapayat ako. Exercise po 4 times a week at saka diet. Wala na po yung mga matataba, wala na yung mga matatamis. Nako, ano na po ako, controlled na akong kumain.
BCBs, good evening, Attorney Harry. Grabe po ang pasabog ni Ms. Sandra Cam sa prayer rally. The end is near po kay BBM, corrupt administration. Ako, naintriga ako kung ano sinabi ni Sandra Cam dyan. Tingnan natin kung ano sinabi niya. Pinay update PM, Attorney Roque, si Trillanes, kumahul na naman po. Hayaan mo siya kumahul ng kumahul. Wala na namang naniniwala sa kanya eh. Kita nyo, halos wala ng botong nakuha ng huli eleksyon. Si G, Attorney, naabutan ko rin ang live mo, watching from Israel. Ay, keep safe in Israel. G, Nick TV, na po si Suke. Nabasa mo na ba yung 17 conditions ni PACQ, Attorney? Dapat payagan ni Ondivirus ang mga 17 conditions ni PACQ. Eh sa akin po, dahil meron ang kasong nakabinbin, hindi lang sa piskalya, kundi sa hukuman, wala na po siyang jurisdiction. Tigil na ang investigasyon. Okay? Ganun lang po kasimple yan. Bonifacio Rico Baba, what do you think, Attorney Harry? Yung 17 conditions of our highly respected policy kabuloy, meron siyang 17 conditions doon sa Senate hearing headed by Rizzo Tiveros. Sa palagay niyo po ba, ikukumpla niya lahat yan? Mahirap yun, Attorney Roque. Tingin ko hindi magkukumpla yan. Pero ang saligang batas, e pabor kay Pastor Kibuloy. Dahil meron po mga kasong nakabinbin, wala na pang jurisdiction ng Senado. Hayaan na ang hudikatura o ang ekotibo ang maggawa ng kanilang katungkulan. Mutya, hindi ako naniniwala sa mga paninira nila kay Pastor. Mas naniniwala po ko sa nabangag si BBM. Kay talaga. JC Galvez, bakit po ba pinapababa ni PBBM ang mga realista? Ano po bang kinalaman ni PBBM sa kaso ni Pastor? Well, naniniwala po marami na si PBBM ang nasa likod ng persecution kay Pastor Kibuloy. Kasi nga po, SMNI ang naging boses ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Franz Antonio, yan din ang iniisip ko. Bakit pinagpipilitan nila pa ang Senado kung nasa sampa na sa Piskal at DOJ? Wala lang ako eh. Kasi separation of powers, co-equal branches of government, kanya-kanyang trabaho po yan. Ang paglilitis ng krimen, hindi po yan trabaho ng Senado. MAC, Suki din, hindi makapag-isip ng matino ang mga bagag. Nakakaaliw kayo ha. Elsa Casper Martinez, wala nga pong respeto sa tao. Hanggang nasa posisyon, puro politika. Pinagtutuunan mga tao ni Ahas. Sino kaya si Ahas? Kala ko hindi mo alam. No? G. Provido, pa-shoutout po, Attorney from Qatar. Salamat po. Hi, G. Provido from Qatar. Eri Morisawa, ito naman DOJ, nung nagkaroon ng problema ang anak, na doon siya sa SMNI at ang ganda ng mga salita ni Pastor. Oo, kano? Nakalimutan ko na yon. Pero, whether or not he realized it, he did Pastor Kibuloy a favor. Dahil wala na ngayong investigasyon sa Senado, wala na investigasyon sa Kongreso, at wala na rin pong extradition. Okay? Lea May, sana lahat ng mga nasa gobyerno ay katulad ninyo at ng mga Duterte. Sobrang natutuwa kami kung katulad ninyo at mga kaapilyado ni PRD ang hahawak ng gobyerno. Gusto naming maibalik yung 6 years dati. Alam niyo po, hindi na natin maibabalik ang panahon ni FPRRD. Ang antay na lang natin, ang panahon ni Inday Sara Duterte. Okay? Naku, maraming salamat po sa inyo mga komento ha. Talaga namang habang nadami kayong komento at napakaganda ng komento nyo, hindi tayo mawawala ng pag-asa na hindi mananaig ang puwersa ng kadiliman at mananaig ang liwanag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokesman ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I love. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!